Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Unang Biyernes ng huling buwan ng taon, tayo po'y nasa Adbiyento. Naghahanda po tayo para sa kagandahan ng Pasko. Magkabuklod-buklod naman tayo bilang pamilya. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco Javier, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkalo mo maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng marami mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon, at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapangupasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng nananhirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot
ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon mayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David! Mahapag kayo sa amin." Pagkapasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sumagot ang sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabayin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong unang Biyernes, sa huling buwan ng taon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbebendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bilang isang komunidad ng Nazareno, ipagdasal natin ang puwersa. May hina po tayo. Wala naman tayo talagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan natin kung meron tayo, sama-sama tayo
Pinagbubuklod natin tayo sa loob at sa labas at sa mga kaibigan natin sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Pinagkaisang puwersa ng positibong panalalangin para sa isa't isa. At katulad nga ng diwa ng Ebanghelyo sa mga humingi, Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Yan po ang ating wagas, dalisay, tibobos, tunay, totoong kahilingan, petisyon, intensyon na mula sa puso, sa kaibuturan ng ating kalooban. Ipaliwanag ko po ang diwa ng mga ng Ebanghelyo ng Salita ng Diyos. Nasa kagandahan po tayo ng Adbyento, paghahanda para sa Pasko. Kaibigan natin, sa unang pagbasa, Propeta Isaias. May kataga po tayo, katwiran. Minsan, nangangatwiran ka na. Para bang pinapahayag mo yung pagiging independente mo. Nagsasalita ka na, may nagdadahilan ka na, may lohiko ka na, may rason ka na. Ang katagang katwiran, nakabatay sa matuwid. Ha? Pilipino tayo. Katwiran, matuwid. Ibig sabihin, matuwid ang iyong pag-iisip. Hindi lang basta kabalastugan ng kapritsuhan ng paglulusot mo. Matuwid na pananaw, matuwid na perspektibo. Ang sabi ni Propeta Isaias, lilipunin ang mga taong hindi matuwid, hindi makatarungan. Sinasabi na ang isisilang na Senyor, siya ang katarungan, siya ang may matuwid, katuwiran. Kaya nga tinutuwid, tinatama, winawasto ang mga makapangyarihan, mga mapagsamantala, mapang-api. Akala nila, porket nasa taas sila, mga otoridad, mga nasa poder, mamamayagpag sila, may panahon din sila, matatapos din sila, at ang itatampok ng Panginoon, ang itataas niya, itataas niya, itatampok, itatanghal. Yun ang kataga kong hinahanap. Ang mga aba, ang mga nasa ilalim, ang matagal ng walang boses, yan, babaligtarin ni Jesus ng Senyor ang lahat. Bukod dito, sa katuwiran ito, sa katarungang ito, kasama, kawawa yung mga may kapansanan, kawawa yung mga disabilidad, mahirap ka na nga, hindi ka pa makakita, hindi ka pa makarinig, hindi ka pa makapagsalita. Oy, makakapagsalita ka, utal ka naman, pinagtatawanan ka, alam naman natin. Itutuwid ni Jesus yan. Hindi lang makakapagkanta, makakasalita, makakaawit pa, makakapagkanta pa yung mga utal. Mataas pa yung nota. Mananalo pa sa mga paligsahang awitan. Papakita ka nilang talento na galing sa Diyos. Ang mga lumpo, hindi lang makakalakad, makakatalon pa at makasayaw pa. At ang mga bulag, hindi lang makakakita. Kulay. Kulay. Hindi lang itim. Asul, puti, berde, dilaw, luntian, iba-ibang kulay. Maganda ang magiging mundo.
Tinanggal na ni Jesus ang ating problema, ang ating luha. Yan ang pagtutuwid ng Senyor. Iugnay na po natin ang ating pagbasang ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. May dalawang lalaking bulag. May napansin ba kayo? Alam naman natin ito, maraming beses yun ang narinig ito. Mga milagro, mirakulo, kababalaghan ng Panginoon. Sinabi ba ng dalawang bulag? Gusto naming makakita? O si Jesus, sinabi ba ni Jesus, gumaling ka na? Sinabi ni Jesus, ibinabalik ko na ang iyong paningin. Narinig niyo ba yon? Sa paghingi at sa pagsagot, narinig niyo ba yon? Hindi po. Pero nagkakaunawaan ang humihingi at yung tumutugon. Balikan po natin uli. Ano ang sigaw ng dalawang lalaking bulag? Anak ni David, mahabag po kayo sa akin, sa amin. Yung anak ni David, titulo ng Mesiyas, yung manunubos, yung tagapagligtas, yung matagal nang hinihintay. Kahit na bulag sila, may mata sila ng pananampalataya, alam nila. Hindi pinatawag sila ni Jesus, yung dalawang maiingay. Sinabi niya, tinanong niya, ang tanong niya, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ang hinihiling ninyo? Walang sinasabi dito, ha, na gusto namin makakita o pagagalingin ko kayo o makakakita kayo. Ang sinabi ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko hinihiling ninyo? Sinabi ba nila yung hinihiling nila? Ang sabi nila, mahabag kayo sa amin. Hindi! Pero alam! Yan ang maganda. Bukod, yan ang pananampalataya. Hindi lang ito pagpapagaling. Kung aral para sa atin, upang matupad ang individual at personal nating hinihiling, depende ito sa lalim, tibay, lakas ng ating pananampalataya. At ang sabi nila, opo, naniniwala kami. Ano yung paniniwala nila? Na ikaw ang Mesiyas at ang Mesiyas binabalik ang paningin ng mga bulag. Yan ang pinaka mensahe nito. Na hindi naman sinabi, narinig natin. Pero yun ang nasa likod. At gayon din sa mga hinihiling natin. Alam nyo ba ang inyong hinihiling? Naniniwala ba kayo sa pananampalataya? Dun, yun ang tanong ni Jesus sa dalawa, tanong sa atin, talaga bang, tunay ba, totoo ba, tsaka ba? Dapat ang sagot natin, opo, opo, na matatag sigurado, kasintatag ng bato. Sige, tama na po. Ah. Okay na. Ang santo po para sa araw na ito, si San Francisco Javier, patron ng mga misyonero. Sa tulong ni Maria, malapit na po ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, 8 ng Disyembre ni San Jose. Hilihin ang hiling natin, tayo naman ang humiling. Nawa po, katulad ng dalawang bulag, naniniwala tayong Mesiyas, tagapagligtas, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata
upang makita natin ang kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa kanya. Tugon natin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na bubuhay at nagaharing kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ng kapwa, kami ay gawin mong maliksing, makadulog sa iyo kaysa ng kapwa-tao sanhi ng paksagsin namin sa mabuting balita galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Francisco Xavier ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Sa mga panalang kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inubot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Inmaculada Concepcion, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab gaya ng maningas na loobin ni San Francisco Javier para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag makamta namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.